So as I promised last night, we are going to give you an update kung may nabago sa process ng pag-renew ng Philippine passport. So we have Gerry here. Say hi. Ayan, katatapos nilang mag-renew ng Philippine passport. Sa Gerry's Grill Houston, and magdi-dinner kami kasi bukas one of our friends will renew his Philippine passport at the consulate office. I will update you kung may nabago sa process or requirements because I renewed mine like March of this year, so after 9 months i-update namin kayo kung ano, paano yung process. So, mag-dinner kami sa loob. Then, lunch tomorrow, I guess, to another Filipino restaurant. That's it. We're waiting for our turn. Ayun sila. Okay, nasa restaurant.
food? I like it better without the camera. What's your favorite food here? The off button. Say hi. My favorite is your dessert. Halo, halo? Well, because it's yours. I mean, it also has my favorite. Exactly. Bye guys, see you tomorrow. Bye guys, see you tomorrow. Hi, so as I promised last night, we are going to give you an update on how to renew your Philippine passport. We are now at the parking lot of the consulate office. So madami pwedeng pag-parking and dito kung may dala kayong sariling car. Ayan. So our friend Gerry is inside. Then I'll ask him some questions that you were asking me in my YouTube videos. So I can update you kung may mga nabago sa process. So see you later after nyo mag-renew para matanong natin siya ng mga questions niyo. Yes. So you have to be photocopies of all documents you need. Ayan sila. Kakatapos ang pag-renew. Hello po! Yes. Ayan. So we have Gerry here. Say hi. Ayan, kakatapos hi, nila. Guys. Katatapos nila mag-renew ng Philippine passport. Tapos kanina kumuha siya ng self-address envelope, right? Envelope. Dun sa sa USPS. Ano lang, malapit lang. Hindi mahirap. Magkano binayad mo? Magkano ba binayad ko? Dalawa kasi yung kinuha ko, pero hindi naman pala kailangan dalawa. Nagkamali ako dun sa sa pagkakaintindi ko, kala ko dalawa. Dapat isa lang. Isa lang kasi ikaw lang naman apply, di ba? Isa lang naman. Magkano binayad mo? Dati na nagbayad ako. Mga nasa... $7. Oh, yun. $8 to $9. Oh, dito. Mga ganun. Okay. Hindi ba mahirap kumuha? Hindi naman. Ano siya? Nagbukas siya dito ng 7... Ay, 7 siya nagbukas dito? 30. 7:30. Oh, okay. Tapos ang appointment mo, 9 o'clock. Appointment. Tapos, pagpasok mo ng embassy, pagpasok ko ng embassy, katulad pa rin nung dati na nung nag-renew sila. Tapos, marami ng tao. Marami 9 a.m. yung simula. Pero yung appointment mo, 9 a.m. Din. And appointment ko is 9 a.m. Tapos, open sila ng 9 a.m. din. Mm-hmm. Tapos, marami na rin mga Pilipino dun sa loob. Then, first come, first serve. May listahan ata sila kung sino may appointment ng 9 a.m., ng 9:30, ng 10. Tapos sinatawag, yeah. Diba? Yep. Una, okay. merong nagtawag dun sa may counter ng yung mga may appointment ng 9 to 10. Mm-hmm. Yun. Merong nauna na tumayo. So, pinauna ko na. Okay. Tapos, sumunod na ako, pangalawa. Ganun naman. Mabilis naman yung processing. Bayad ng passport, same pa din, 60? 60 yata yung binayad ko dati. Tama, 60. Nagbayad ka ng cash or? Cash na. Mas madali kasi pag cash. Ang alam ko, pwede pa rin yata yung... Hindi yata pwede ang credit debit card. Kasi last time, hindi inalaw ang credit debit. Nagbayad ako ng cash para less hassle. Tapos pwede ka rin magbayad ng money order. Pero nakapangalan sa kanila. Pero ngayon, money order ginawa mo, di ba? Hindi na. Ay, hindi na? Cash oo, na. Mas madali pag cash. Paano binili mo sa Kroger ko? Para sa iba yun, nagkamali din ako dun. Pag-submit ng application, then next window bayad, next window, picture. Ah, tama. Una bayad muna, tapos... Ah, bayad muna? Yung sa akin, okay. Ganun ang nangyari. Okay, bayad mo.
bayad muna, tapos? Tapos, upo ulit ako. Tapos, hinintay ko na tawagin ako. Para sa papers. Yun. Ang nangyari kasi sa akin, yung form, hindi ko na fill upan lahat. So, sabi, balik ka muna doon. Okay. So, pwedeng mag-fill up ng form doon mismo sa office. Mm. Okay. Kasi yung ginawa ko, naka-typewritten na lahat. Fill up ako na lahat. Meron na-download PDF. Mm-hmm. Tapos nagdala din ako ng extra na blanco. Tama. Kung sakaling may malima dun sa pinilapan ko, pwede na mag-fill up doon. Okay. Mas maganda pa rin yung pagpunta mo doon, may fill up na. Mas mabilis. Na pinilapan na. Yun. Wala naman nagbago. Ganun pa rin. Pinag-register ka sa voters? Hindi na. Kasi registered ka na? Hindi yata. Kasi nung panahon ko, parang tagal din, no? Nung nag-renew ko ng March, after ng submit application, bayad, tapos picture, tapos sa last window ata, pinag-register nila ako ng voters. Tapos binigyan ako ng slip. Kasi na yun. Tapos sabi nila, during election, pwede the time kung matukat, nandito tayo, ganun. Ewan ko kung nakalimutan or hindi na ako tinanong eh. So all in on, gano'ng katagal yung process ayun? Ano lang? Kasi sa akin less than an hour, natapos na ako eh. Mga 30 minutes. Talaga? Ang bilis. Good. As long as may appointment ka. Mm-hmm. Kasi hindi ka pwede pumunta na wala kang appointment. Dahil may listahan na sila mismo ng mga nakaschedule for that day. Mm-hmm. Yun. Tapos ang mga nagtatanong kung may malapit na hotel, maraming malapit na hotel sa consulate office. In fact, andito kami ngayon sa Marriott Hotel. Pwede siyang lakarin. Highly recommended. Highly recommended. Mga 0.6 miles lang. So, yun. Parking lot, pwede ka mag-park doon. Libre lang yung libre naman ang parking. Mm-hmm. Yun lang. Tapos, binigyan kayo ng... Mabinigay sa yung stamp kung kailan darating yung passport mo. Kasi nareceive ko yung huli kong passport. Sabi nila mga 30 to 45 days. Pero nareceive ko yun sa akin less than 30 days sa mail. 6 to 8 weeks daw, sabi nila. Mm-hmm. Tapos dun sa envelope mo, kasi madami nagtatanong, sa to and from, parehong nilagay ko address ko. Ano? Sa'yo, ano nilagay mo? Ang nilagay ko dun sa may from, dito, yung... galing sa office, consulate office. Oh, yung address ng consulate. Tapos yung... Hindi naman sila nag-react. Hindi naman. Sige, tama naman siguro yun. Tapos to, address dun mo. Sa address. Okay. Mm-hmm. Yung address kasi yung nakalagay sa website nila, sa to and from, parehong address daw ang ilagay. Okay. So, ang nilagay ko, parehong address ko nilagay ko. Tapos dumating naman yung passport ko, sabi, hindi naman na naligaw. Parang kung hindi naman sila... Saan? Sa envelope, sa to and from. Mm-hmm. Kasi nasa website nila yun eh. Pero, kung hindi naman sila nag-react, pwede na yun. As long as yung to, papunta sa'yo. Mm-hmm. Para pag minail nila yung passport mo. Ikukurap sa'yo. Naman yata nila yan dun sa window. Pwede naman yun. Basta importante yung sa part ng 2. Sa'yo naka-address. Ako kasi may pinanood din ako dun sa YouTube. Eh. Mm-hmm. Yung tungkol dun sa kung paano pipila pa yung envelope. Hindi ko na kasi sinama. Okay. So, dito ko lang naisipan yung mag-video. Kasi ang schedule ko is 9 o'clock. 8:30 na sa parking lot na ako. Mm-hmm. Kaya sa previous video ko, nasa loob ako ng car. Mm-hmm. So while waiting, like, okay, sige, got yung video. Ganon. Yung ano, yung sa kanila noon, ganun din ginawa ko eh. Yung to and from. Mm-hmm. So, wala rin naman problema. So, yung ginawa mo dati sa kanila, nag-file ako, ay nag-apply ako ng renewal, March. Sila Maris, sila ata, May. Kailan ba kayo? May yata kayo ng girl. May. Mm-hmm. Tapos, ang ginawa mo sa kanila, yung to sa bahay nyo naka-address, yung from dito sa consulate office. So, walang problema. Mm-hmm. Nakarating naman yung passport nyo. Gano'ng katagal? Ibilis naman. Last day naman? Yeah, yun. 3 weeks yata. Oh, ganoon. Mabilis naman. Pero kailan mag-expire ang passport mo actually? Sa ano pa? August. Pa. August pa. Mm-hmm. Okay. Yung sa akin kasi nag-renew ako ng March. Ang expiration ng passport ko, I think September. Pero mas maigi na mag-renew ka mas maaga, nang mas maaga kasi nga hindi natin alam yung process, baka mas matagal dahil manggagaling sa Pilipinas yung passport. Tapos kung may emergency, hindi ka makaka-uwi. Sabi nila kahit na mga... Kasi bubutasan nila yung passport mo, binutasan yung passport mo, diba? Yun. Kahit mga 1 year pa daw bago mag-expire, pwede na ba? Pwede na. Okay. Kasi ang sabi sa website, hindi naman sinabing kailangan 1 year. Pero in-advise lang nila na dapat bago
within 6 months bago ma-expire yung passport, ma-renew mo na. Kasi matagal nga yung process. So, tapos parang hindi ka ata pwede mag-travel pag less than 6 months na yung passport mo internationally, kaya ina-advise nila mas maaga mag-renew. Parang madidelay yata sa airport na ito ano na to. Kaya no, nung may available slot, nag-schedule na ako agad kahit matagal pa mag-expire yung passport ko, kasi nga kung sakaling may emergency, at least may passport ako magagamit kung uuwi ng Pilipinas. Mm-hmm. Yun lang. So ano na, tapos na tayo. Ayan guys, kung may mga questions kayo, leave lang kayo ng comment. We'll try to answer hanggat kaya namin. So ngayon, kakain na kami ng lunch from Philippine Consulate. Kung gusto niyo kumain, either Gerry's Grill or yung newly opened na Maxis, yung Gerry's Grill, super lapit niya lang. 9 minutes lang. By time, mga 9 minutes, 6 minutes, ganon. As in, 2 miles away from the consulate office. Then, yung Jollibee at Maxis from Marriott. Marriott kasi half a mile lang from consulate office. So, kung from Marriott, yung Maxis nasa mga 20 minutes, ganon. Okay, bye-bye. See you in Maxis. So we are now at Maxis. We're going to eat lunch there. That's Marcel and Sherry. They have Maxis, Yellow Cup, Jollibee there, and Red Ribbon. Asian market and another Asian market in this area. It's good. Everything is in here. Let's go inside. They're still constructing the yellow cup.